Sa lagpas 507,000 COVID cases sa Pilipinas, 14 ay may kaugnayan sa Pilipinong tinamaan ng mas nakakahawang UK variant. Ang DOH inirekomendang isailalim sa ikalawang swab testing ang mga Pinoy na magbabalik bansa. Saksi, si Joseph Morong. Mula sa 13, isa pang close contact ng index case o Pinoy na tinamaan ng B117 UK variant ang nagpositibo rin sa COVID-19. Pasahero rin siya ng Emirates Flight 332 na nagnegatibo sa unang swab test pero positibo sa re-swab. Pareho ng sitwasyon sa dalawa pang co-passengers ng index case. Paano nga ba nangyari yun? Marami pong pwedeng maging factors kung bakit nagne-negatibo tayo tapos nagpo-positibo after. Unang-una po, yung timing po nung pag-test natin. Uh-huh. Ating meron po tayong sinasabi na appropriate or best time to take this swab. Sabi rin ni Dr. Alethea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau, posibleng sa iba nilang nakuha ang sakit. And we're still seeing na because of their non-proximity to the case, it's most likely that they were in Dubai nung. It was in Dubai that they got the infection. Our data shows malayo po no, yung kinauupuan nitong ating tatlong additional passengers. Posibleng hindi rin daw sa index case na hawa ang kanyang ina, pati ng health worker na umasikaso sa kanya. The healthcare worker had the last exposure to the case 5 days after he or she tested positive. Ito po ay yung merong history na po of being positive previous to this, no? Ang ating household member, matagal na po mula niyang huli niyang makita ang ating case at nakikita natin most likely hindi na po sa kanya galing, no? Yung infection. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy kung ang mas nakahahawang UK variant din ang tumama sa 14. Sasailalim pa ang kanilang swab specimen sa genome sequencing sa Philippine Genome Center. Tuloy rin ang pagtuntun sa mga nakasabay ng index case sa flight. 3 na lamang ang hindi pa natitrace. Ayon sa DOH Region 7, 6 na pasaherong nakasabay ni index case ay galing sa Central Visayas. Naka-quarantine pa rin daw sila kahit 2 beses na nagnegatibo sa kanilang swab test. Mahalaga talaga ang testing kaya bukod sa swab testing pagdating sa bansa ng ating mga kababayan, rekomendasyon ng DOH sa IATF. Magkaroon po ng mga testing na on the appropriate time, like on the 5th day when they arrive, para po mas makasigurado tayo kung talagang ang tao ay negatibo dito sa sakit na ito. Hindi pwede magpapakampante lalo't halos 508,000 na ang COVID cases sa buong bansa. 30,126 pa ang active cases, pinakamataas yan sa nakalipas na 40 araw o mahigit 1 buwan. Pababa na po sana talaga, pero sumipa na pataas, no? Ito po yung talaga naman pong kumpirmadong surge dahil nga po sa Kapaskuhan. Ang hindi pa natin nakikita kung gaanong katindi ang magiging surge dahil po sa translasyon. Sa loob ng Naval Education, Training and Doctrine Command o NETDC sa San Antonio, Zambales, umabot na sa 31 ang nagka-COVID matapos madagdagan ng 16 na estudyante ang nagpositibo sa sakit. Ayon sa Provincial Health Director, wala silang travel history sa labas ng probinsya. May pagtaas din ng kaso sa Cebu City na lagpas 11,000 ang COVID cases. 689 ang aktibong kaso, kaya plano ng pulisya ipatapad ulit ang barangay control points. Tutulong ang mga pulis sa mga barangay police safety officer na manita na mga hindi sumusunod sa health protocols. Nihingusga na po na ito, kining ato ang pagbantay sa mga barangay. Mahalagin, itaas kayo, makabala ka. But hopefully, makontain rin nila ito. Sa Dumaguete City, pinag-aaralan ang pagsasailalim dito sa mas mahigpit na quarantine status dahil sa dumaraming kaso. Bukod daw sa community transmission, pinangangambahan din nila ang pagdami ng mga nasasawi dahil sa COVID. Gaya ng 75-anyos na babaeng namatay sa Negros Oriental Provincial Hospital Isolation Facility. Sa mahigit 300 COVID cases sa Dumaguete, halos 9 na po ang aktibong kaso at 16 ang nasawi. Pero paglilinaw ng provincial IATF, irerekomenda muna nila ito sa national IATF. Part of the containment is granular lockdowns in areas or purok nga dagandagan o positives. Tumaas din ang kaso sa Negros Oriental na mahigit 200 na ang active cases. Sa gitna ng hindi pa natatapos na pandemya, hindi dapat nababaliwala ang pagsunod sa mga protocol. Iniimbestiga na ngayon ang foam party sa isang resort sa Bacolod City. Ayon sa nagbabantay sa resort, mahirap pigilan ang mga bisitang mag-party. Hindi kayo malaan mo may protocol. Dapat 11, di ba, mas stop na. Tiyanon mo kayong mga tao, nabuyok.
Hindi na mapunggan. Kita sa video ng mga pumarty walang suot na face mask, face shield at wala pang social distancing. Kung sigihon pa ina, siguro mapilitan kita mag-file so two separate cases. Niyara kita mabugat ng mga kaso dira. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng may-ari ng resort. Pero paano nga ba mapapasunod ang mga mamamayan kung may mga nasa pwestong lumalabag sa quarantine protocols? Ibinasura ng Department of Justice ang isa ng pangreklamo laban kay Senator Coco Pimentel. Noong March 2020, sinamahan pa niya ang mga anak niyang misis sa Makati Medical Center kahit dapat ay naka-quarantine si Pimentel. Nagpa-COVID test na kasi siya noon dahil may sintomas ng sakit. Pero ang DOJ hindi nakitaan ng probable cause ang reklamong isinampa ni dating University of Makati Law Dean Attorney Rico Quicho. Hindi raw siya public health authority na inoobligang mag-report ng kondisyon niya. Ikinatuwa yan ng kampo ni Pimentel, Banat ni Quicho, Bulag, Pipi at Bingi ang DOJ. Taong bayan na raw ang bahalang humusga. Wala pang sagot ang DOJ sa patutsada ni Quicho. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi